Just one ends the night, our prince who
is the light. Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Lonely soul, I will go and will share all their cries, all their fears, all their prayers. For it's been told, my Prince, he does hold the tears of that one lonely soul. Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Story told of the man whose heart was sold to save my dying soul. Oh, what love untold. To the end he's always sought me, to the end he's always loved me, to the end I long to follow. For he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. In the grove I heard him say, oh, my Father, please just stay. Through broken-hearted pain, he did pave the way. To the end his heart is faithful, to the end his hand is able, to the end I can now follow. For he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. They took him off to die, there his friendship I denied. Forgiveness in his eyes he did not despise. To the end his love constrains me, to the end he has restored me. To the end I will still follow, for he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear.
was so grand. I cried, oh Lord, how I long to be there. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Nakilala po naming Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami magising at makapaglingkod sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat consistent po, Panginoon, ang inyong pag-ibig, pagmamahal, at pamamatnubay sa amin. Tumagang ito, Panginoon, muli namin ipinagpapasako pang aming mga isip at puso sa pag-aaral ng Biblia. At ang banal na Espiritu na Panginoon ang siyang umakay sa amin sa katotohanan. Tulungan niyo kami, Ama, na makita ang inyong mga providences sa aming buhay. Pasalamatan kayo, Panginoon, sa anumang bagay na nangyayari sa amin. Tulungan niyo kami, Ama, na makita ang mga providences ninyo at magtiwala sa inyo gaano man, Panginoon, kadilim ang aming dinadaanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala na kayo lamang ang Diyos na bumabatnubay sa amin at umagabay at hindi nyo kami pababayaan. Pagpalain nyo kami sa aming pag-aaral ngayon, buksan na aming mga kaisipan at makita namin, Panginoon, ang nais nyo para sa amin. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good morning, good morning. Good morning po sa inyo. Let me just greet. Good morning, Sister Nora Cruz, Sister Esther Soriano ng Pangasinan, Mas Santo sa Kabuasan, Leilani Dayo ng Sampaloc, Quezon, watching from Alimudyan, Quezon, Juliet Calustre, from Sambales, Rebecca Dilar. Good morning po. Iba't King Mabalakat Pampanga, Jem Pelayo, Maayap Ayabak po, Christina San Pedro ng Japan, Wakayama, good morning. Sorsogon, magandang umaga po, Maria Angeles Dicoso, ayan. Marena Aga sa Indugabus, from Nueva Ecija, Manuel Bagalay, good morning. From France, Melvin Relox Maranan. Good morning po. Parang ngayon lang ulit ako nakarinig from France. Okay. Bonjour. Good morning, Mexico Pampanga. Maayap ayabak po. Kaya kayo. King Dinalupihan Pin. Ani Del Mindo. Good morning, Arayat Pampanga, Reva Quizon. Good morning po. From Batangas, Renato Socorro. Magandang umaga po sa inyo. Watching from Mindoro. Mindanao. Of course, ang aking mahal na ina. Mama Helen, good morning po. At si Papa. Good morning. Dagupan City. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Jay Dagupan. Tanay Rizal Relly Galzote. From Sydney, Australia, Elizabeth Tamanyo. Kumusta po? Antipolo City. Jeffrey Perez. Karen Lalong ng Mindoro. Brother Yong ng Canada. Magkikita po tayo. Ako po ay magsasalita sa online sa Friday night. Good morning po. Ayan, good morning, Art. Magandang umaga. Good morning dyan, Pastor. Magandang hapon po dito at medyo maulan-ulan na malamig-lamig. Ayan yung mga hangin. Sige, bati ka muna dyan, Art. Baka may gusto kang batiin dyan sa ating bandang US, Canada, or anyone. Siyempre, nandito si Sherwin, ang ating kabaro.
Andiyan po pasok sa Arizona. Pasok ka, Sherwin. Oo nga, sa lahat po ng mga nasa Arizona, magandang-magandang tanghali po ata dyan sa inyo. At syempre sa lahat po ng ating ka-LC, binabati ko rin po, Pastor, yung aking mga magulang. Umaga pa lang, lagi po silang nanonood kagaya ni Nanay Helen, nakita ko kanina. Doon sa cellphone pa lang ako nagpiprepare ako, nakita ko na kagad, sabi ko nasa Mindanao na pala ulit. So magandang umaga po sa lahat po ng mga nasa iba't ibang mga bansa. And of course sa New York, marami po tayo dyan, sa Florida, sa Maryland, dito po sa Chicago area, sa Illinois, magandang hapon po sa atin dito. At sa lahat po ng California. Yes, oh, California, marami po dyan, excited na magkita-kita ngayong August, Pastor. Praying na maka-join kayo at magkakasama po tayo. Si Sister Mary. Nabanggit ni Joanne, marami pa rin nanonood dyan, banda sa may Sacramento. Ang dami nanonood dyan. Hindi lang sila, tahimik lang, pero may mga nanonood from Sacramento, California. Sister Donna May Rano, Nora Cruz, magandang umaga po. Maribi Carsaga. At sa lahat po ng mga, meron bang na anuhan? Parang nabati naman, Pastor, lahat. Yung mga... Ito ay may problem ng Laguna. Okay, sige. Babasa na tayo. Maganda itong ating story ngayon. Ang ating pong title ay Kindness Among Strangers, Provisions in Providence. Sige, tayo ay magbasa na. Sige, basa art. First five verses. Ayan, sama-sama po tayo. Chapter 2 po tayo ng Ruth. Ang sabi po dito, isang araw sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na iiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Bait naman. Verse 2. Pwede ba? Saan ko ba yung control? Okay, dito pala. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Verse 3, nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na nakapanayam at iginagalang sa kanilang bayan. Verse 4, di nagtagal dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh at ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Verse 5, nang makita ni Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Verse 6, siya po ang Moabitang kasama ni Naomi na umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Verse 7, nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag ng mga uhay, pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y narito na siya, katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Verse 8, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. At verse 10, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Verse 10, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Kuya Chris, baka gusto mong basahin yung ano? I-explain ko muna. Ah, sige. Balik tayo sa verse 1. So there was a relative of Naomi's husband. A man of great wealth. So siya ay mayaman. The family of Elimelech, yung God is my king. His name is Boaz. Ang ibig sabihin ng Boaz ay swift or quick, mabilis. And in him is strength. So, yun ang ibig sabihin ng Boaz. Sa kanya ay may lakas at siya ay mabilis, si Boaz. Tandaan po natin yung pangalan na yan, mga kapatid, kasi mamaya ay titignan natin kung naipanindigan niya yung kanyang pangalan.
So in him is strength. Sa kanya ay may lakas. So Ruth, the Moabites, said, sabi niya, please let me go to the field. So ito lang yung hanap buhay nila, Art. Wala naman silang lupa. Dahil ang kanilang lupa ay nakasangla. Dahil namatayan nga. And then glean heads of grain after him. So ang gagawin niya, siya ay mamumulot. Ang term sa English ay glean. Ibig sabihin ay glean ay mga tira-tira. Hindi siya mag-harvest. Kundi siya ay magiglean lang. So, yung pag kami nahulog, kanyang igiglean. Itong gleanings art ay practice na to. Pero nasa provision ito ng Leviticus. Pakibasa sa Leviticus 19. Verse 9 and 10. Mm-hmm. Ganda. Sige, pakibasa. Ay, kala ko kaya na eh. Dito na lang buksan ko. Para makita natin na ito po mga kapatid ay nasa provisions. And therefore, makukuha natin itong prinsipyo na to. Dapat, pag kami mga blessing tayo, dapat hindi lang para sa ating sarili, kundi magtitira tayo ng blessing para pala yung iba. Yun ang unang prinsipyong makukuha natin dito mga kapatid. At ito ay, kung titignan natin ay, this is a hospitality, sabi natin, law. So, the law of hospitality. And this involves the strangers, o sabi natin, foreigners. Ito ay part din sa mga foreigner. Sige, pakibasa. Sabi po, verse 9 and 10, kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang mga nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasang lahat ng mga bunga ng ubasan, nipupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon para sa may hirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Pero sa ngayon, Art, ang business strategy dapat walang matira kahit konti. Walang mahuhulog. Walang mahuhulog. Taliwas siya sa business strategy. Dito, binibigyan ng chance. Na, this is not a waste, but this is a provision for the poor. So, ganun din sa ating mga pananalapi as much as possible, mga kapatid. Huwag nating isipin na pagka tayo kumita lace, agad gagastusin natin lahat para sa ating sarili. Dapat lagi tayong merong spare. Ang tawag dito ay poor fund. Dapat meron tayong itinabi, nakatabi para sa mga mahirap. Para pag may kumatok sa atin sa jeep o may kumatok sa atin sa bahay o may nag-appeal para sa mga may sakit o may hirap, hindi natin sasabing, pasensya na kapatid. Wala po akong pondo dyan. Ganon din ang church. Ang church fund, hindi pwedeng magsabi na, ay, wala tayong pondo para sa ganyan. Hindi pa pwede yon. Dapat merong nakatabi. Merong ititira. Dahil yan ay nasa provision ng prinsipyo ng Leviticus. So in this case, hindi lahat nag-a-apply nito, Art, ng panahon yun. Panahon na to ng judges . Ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin. Wala silang pakialam kung anong provision ng Bible. Ang kanilang gagawin ay kung ano naisip nilang gawin, yun ang gagawin nila. Pero si Boaz, hindi. He was very careful to obey what the Bible said. In fact, he's a very religious man. Makikita natin napaka-relihiyoso niya. Sa pagbati pa lang niya dito, umabati siya, sabi niya, and behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, ano ang kanyang bati? The Lord be with you. Pag binasa mo yung Book of Judges, walang ganitong pagbati. Hindi bumabati ang mga tao ng ganito. The Lord be with you. At ano naman ang sagot ng mga reapers sa kanya mga kapatid? Sabi, pagpalain naman kayo ni Yahweh. Diyan ba sa Amerika, Art, ganito ba ang pagbati?
The Lord be with you. Sa pag-Christian pastor, nakakapagganyan ako sa facility. Yung mga matatanda. Sinasabihan ko talaga sila. Pero hindi yan yung natural. Yung natural yeah. Sila, hindi. Maingat ka, di ba? Siyempre, kung ano. Titingnan ka pa. Pagka sinabi mo, sabi mo ng ganyan, titigaganyanin ka pa ng tao. Tapos, Art, yung word na the Lord dyan, ay hindi basta the Lord, kung sinong Lord lang. Mm-hmm. Yahweh. Yeah. Yahweh be with you. Ibig sabihin, talagang naturalesa sa kanyang conversation na ang kanyang sasabihin ay si Yahweh ay sumain niyo. The Lord be with you. Di parang ano to, parang Emmanuel. Mm-hmm. God is with us. The Lord be with you. So ito, this is a prayer. Actually, hindi ito basta pagbati. Ito ay prayer, Art. Sa, kasi ngayon, sa Hebrew, ang pinaka-normal na pagbati ay shalom. Shalom. Ibig sabihin ay peace be with you. Pero, hindi normal mga kapatid na ang gagamitin ay the Lord be with you. Hindi normal. So, ibig sabihin, mas mataas yung spirituality nitong si ano. At saka, bumabati din ang kanyang mga manggagawa. This was the darkest time of Israel. Liz. Ito yung pinakamadilim na bahagi ng Israel. Ibig sabihin, walang pakialam ang tao sa relihiyon. Wala silang ano. Pero, makikita mo, angat na angat. This is the, ito yung liwanag sa panahon ng kadiliman. Angat na angat yung pagiging relihiyoso ni Boaz. Amen. So ito na, ini-introduce na natin si Boaz sa, mm-hmm. sa sin o sa plot at ang bati niya. Tapos sabi naman ng ano, pagpalai naman kayo ni Yahweh. Okay? So, sa ano, sa shalom, yan, peace be with you. O kaya, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum means peace be with you. Alaikumussalam. And also with you. So basically, hindi Diyos yung ano, kundi peace lang. Technical. Pero dito sa kanya, sumain niyo ang Diyos. At ang sabi naman ay, sumain niyo nawa. Naalala mo si Jesus Christ. Binanggit niya to. Binanggit niya rin niya na may peace be with you. And also with you. So, shalom, usually yun ang kanilang bati. Pero ito, very, very dear. Sana'y sumaiyo ang Diyos. Okay? Tapos sa verse 5, napansin niya kagad may babae. Kagad sabi niya, uy, magaling na ano to, magaling na ano to, may napansin kagad siya. Alam niya, pastor, yung mga tauhan niya, no? Nakatawa okay. Siya. Bilang niya, sabi niya, uy, sino yun? At saka alam niyang hindi bastang babae yun. It's a stranger. Ibig sabihin, siya ay foreigner. Iba yung structure ng kanyang muka. Iba ang kanyang pangangatawan. Iba din ang kanyang punto. Halata mo pag foreigner ang isang tao. So, sabi nung isang, ano, sabi ng kanyang servant, it is the young Moabite woman who came back with Naomi. So nakadikit ang kanyang pangalan kay Naomi from the country of Moab. Alam na kaagad ni ano ni Boaz. And she said, "Please let me glean and gather up to the reapers among the sheaves." So she came and continued, sabi niya, in the morning until now. Ayun. So ang ginawang hanap buhay nitong si Ruth Lays ay to glean. Ito ang hanap buhay ng mga widows na walang sariling lupa, hindi makapagsaka, walang asawa. So, magiglin lang yan sila. Yan ang kanilang hanap buhay. Pero, ang kagandahan niya, naghahanap buhay pa rin sila. Sila pa rin ang gumagawa. Hindi nang hihingi ng ganun. Kundi, sila mismo ang naghahanap buhay. So, anong instruction? Nilapitan siya ni Boaz, si Ruth, kinausap. Anak, okay, ibig sabihin, ang edad nito mga kapatid ay malayo. So most probably, ang edad nito ay from 45 hanggang 45 hanggang 50, 50s. Ayan, 50s.
Si Ruth naman ay from ano ito, mga 25, around that age, more or less 25. So ang tawag niya ay anak. So contemporary ni Elimelech si Boaz. Mga magpinsan siguro to sila. Contemporary sila. Magkakaedad, pati si Naomi. Si Naomi around 50 going up. Si Naomi. So basically anak niya lang ito. So who would imagine na magkakaroon ng love story between these two? So isang mayamang lalaki, successful, mabait, religious, napansin yung isang babae na foreigner. Pagkatapos, very quick, kagaya ng kanyang pangalan, quick, yun ang pangalan niya, swift, nilapitan kagad niya. Walang ano, hindi na naghunos dili. Kinausap niya kagad. Sabi niya, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Oh, di ba, napakasarap naman. Sabi niya, ka nang pupunta sa ibang bukid ha? Dito ka na lang. Sabi niya, mamulot. Kasama ng aking mga manggagawang babae. So, inentice niya itong si ano na, dito ka na lang. At nandito naman may mga babae dito. Huwag ka nang pumunta. Ibig sabihin, nakuha niya kagad yung atensyon. Nagustuhan kagad siya ni Boaz. Sabi niya, tingnan mo kung saan sila gumagapas, ha? Sumunod ka. Sabi niya, sundan mo lang kung saan sila gagapas. Sinabi ko na sa mga tauhan ko, huwag kang gambalain. Ang tawag dito, Art, ay Boaz found grace. Ruth found grace in the eyes of Boaz. So, unang ano pa lang, nabigyan niya na kaagad ng special favor. Ang tawag dito, Art, ay pabor. Meron na kaagad, sabi niya, special ka na ngayong araw na to. Sabi niya, at kung ikaw ay mauhaw, malaya kang iinom ng tubig mula sa aking banga. Oh, yun ang word niya, mula sa aking banga. Yung special ko na banga, hindi yun nakakainom ng tubig ang kahit sino doon. Ikaw lang ang makakainom doon sa bangang yun. Ibig sabihin, wag kang magdalawang isip. So nagpatara pa si Ruth. Nagtaka si Ruth, sabi niya, ako po isang dayuhan. Ayun ako. Mga kapatid, ito po yung sin. This is also the same sin, baliktad lang ng sin, mga kapatid, sa John chapter 4 ni Jesus at saka ng Samaritan. At usually, ang sin ng pagpapainom ng tubig is also always the scene of love story in the Bible. Sa story ni Rachel, sa story ni Moses, sa story, maraming story ng tubig, nagpagpainom ng tubig, na may kinalaman sa love story. Dito nagsisimula ang mga love story sa Biblia, yung pagpapainom ng tubig ng isang lalaki sa isang babae. And usually, this is not a typical. Usually, ang mga lalaki at babae hindi nag-uusap. Maliban ng may special favor sa isang lalaki, ang babae, nakikipag-usap siya. Okay, hindi typical na nakikipag-usap, lalo na ang ganitong edad ay makikipag-usap sa isang foreigner na Moabite. So Moabite pa ito, ibig sabihin kalaban ito. Ito yung mga nagpapahirap sa kanila during this time. And yet, bakit ganun na lamang yung kanyang treatment sa babaeng ito? Makikita natin later. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. So alam niya, kilala niya na to. Ito pala yun. Nakausap, siguro nakausap niya na si Naomi, nakausap niya na yung mga tao, balitang-balita na itong babaeng ito ay sacrificial woman. Ang iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. So alam din nila na walang mag-aalaga kay Naomi. Alam ko ring iniwan mo ang iyong magulang. Wow. So, alam na niya, kilala niya kung anong klaseng tao itong si Ruth. At napahanga na kagad siya. Malayo pa lang. Ang sabi dito, ang sabi doon eh, your works will follow you. Ibig sabihin,
pagka gumawa ka ng mabuti, maririnig niya ng lahat, Art. At sa tingin ko, hindi pa niya nakikita tong hindi pa niya nakikita itong babaeng ito. Humanga na siya. Meron na siyang pagtingin. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Ha. Ang tawag dito ay providence. Pinagtatagpo ng Panginoon sa natatanging pagkakataon. Biruin mo yan. Binata si Boaz. Naghahanap to. Naghahanap, binata, at mayaman, mabait, relihiyoso. Tapos naghahanap ng, siguro matagal tong nakapangasawa kasi hindi makatagpo ng babaeng fit para sa gusto niya. Yung babaeng self-sacrificing. Siguro nagugol ang lahat ng oras nitong si Boaz sa paghahanap buhay, pagsasakripisyo para sa iba. Tapos tumanda na siya na hindi pa siya nakakita ng isang babae mag-fit sa kanyang pangangailangan. Alam ko ring iniwan mo ang iyong magulang at ang sariling bayan. Alam niya yung term na ginamit ni your people shall be my people, your God shall be my God. Amen. Yung loyalty. Alam niya na yung loyalty nitong si Ruth. Kaya napahanga na siya dito. Manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Yan. So, alam niya ang sacrificial. Ang sabi ni Boaz, eto na, pagpalaing kanawa ni Yahweh. Dahil sa iyong ginawa. Gantimpala ang kanawa ni Yahweh. Kaya yung ginagawa ni Boaz para sa kanya ay gantimpala ni Yahweh. Talagang binibless niya na yung babae. Ang Diyos ng Israel sa kanya kalumapit. Hindi niya sinabing dahil sa akin kalumapit o kanya. No. Sa Diyos ka lumapit, pagpapalaing ka ng Diyos. Sabi niya, at nagpakupkup ka sa Diyos. Wow! So, Art, spoiler ko na to eh. Si Boaz is a type of Jesus. Amen. Sabi ni Jesus sa John 4, kung kilala mo lang kung sino ang iyong kausap, ay ikaw ang hihingi ng tubig sa kanya at bubukal ang tubig sa iyong tiyan at hindi na mauubos ang tubig na ito. So, ang punto ko dito is Boaz is an image of Christ who is generous, who is willing to give, who recognizes the loyalty of a person to God. At alam ni Kristo na itong babaeng ito is devoted to God. Ang problema lang ng Samaritana ay hindi ang yung mga lalaki na nakakasama niya is not devoted to her. Kaya minsan mga kapatid, we cannot judge a person according to what has happened to their lives. But the providences will give us a chance. Bibigyan tayo ng chance ng providences ng Panginoon para makita natin yung kabutihan ng ating mahal na Diyos. Okay? Do you have any reaction bago tayo sumulong? Art? Parang nadala ako doon sa akin na kwento mo, Pastor, eh. Kasi parang swak na lahat, tapos biglang yung Boaz as a type of Christ na walang pinili pero nagprotekta. Binigyan ka ng protection, hindi mo deserve. Pero nakita ko rin dito, Pastor, yung sa verse 1, makikita natin si Boaz in the midst of darkness time nga, talagang merong remnant ang Diyos. May nalabi. Kahit na sa kapanahunan natin ngayon eh, talagang makikita pa rin natin na may natitira pa rin. Meron pa rin talagang gagamitin ng Panginoon. Maaari nasasabihin natin, parang mas madali na lang sumama sa kanila. Yes, mas madali, pero pinili ka ng Diyos eh. Pinili tayo ng Panginoon. At naninimbang, yung buhay din ni Ruth, Pastor, may kita din natin. Kasi nung niyaya siya ni Naomi na bumalik, di ba kahapon? Ang sabi ni Naomi, may nabalitaan ako, narinig ko na ang aking bayan ay pinagpala ng Panginoon.
kung itong si Ruth ay tamad, sasabihin niya, eh, provider naman pala ang Diyos mo, hindi na ako tatayo, dito na lang ako, upo na lang ako. Pero hindi eh, sabi niya sa verse 2, siya pa talaga yung nag-ask doon sa kanyang, ano, sa kanyang mother-in-law. Sabi niya, mama, kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong, ano, kailangan kong mag, umani, ano, sabi niya, ako'y pupunta doon sa bukid. Kaya may kita natin yung attitude ng ni Ruth na kahit kakaiba yung kanyang kinalakihan, pero mas pinili niya na iwanan yung kanyang mga magulang, iwanan niya yung kanyang bansa, kundi mas na in love siya doon sa Panginoon na meron si Naomi. Nakita niyo po 'yun, ano? Talaga ang sabi niya pa doon eh, ang sabi ni Ruth sa kanyang ano, sumagot, sabi niya, kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid. Kung itong si Ruth ay tamad talaga, pastor, hindi ito mag-ano, hindi magkukusa, pero may kusa siya. Alam mo yung tawag natin, kusang palo, ano? Mahirap yan sa ngayon eh. Minsan yung mga magulang, nakikiramdam yan sa mga manugang. Sasabihin niya ng father ko, naririnig ko, ito si ano, gusto ko to. Kasi may kusang palo, hindi mo pa inuutosan na mamalengke na. Itong si ano, tanghali na, tulog pa rin. Parang, alam mo yung naku-compare talaga yung may palo sa walang palo, ano? Pero ang mga magulang, hindi sila magsasalita. Mananatili sila na makikinig. Bibigyan ka pa rin ng ano, ng Panginoon. Bibigyan kanya ng maraming chances. Hindi kanya bibigyan ng tuldok. And then, ang sarap, pastor, inano mo na lahat, pero hindi rin ako makapagpigil kasi parang iniisa-isa ko yung mga verses kanina. Sabi ko, ang ganda nito. And then, yun nga, si Boaz, talagang yung kanyang pagiging influencer sa kanyang mga sinasakupan, kakaiba. Kaya yung ano, yung pagiging Christ-like character, nagsisimula talaga yun sa atin. Pag in-embrace natin ang Panginoon, makikita, we are created to do good works. Minsan kasi naghahanap tayo ng mabuting tao para maging mabuti tayo, Ma'am Liz, hindi eh. Diba, minsan naruruin ka ng boss mo, naruruin ka ng classmate mo, pero hindi pala dun. Dapat nagsisimula Christ sa buhay natin. Dapat nagsisimula sa atin na makita si Kristo. At napakasarap na imagine mo lahat ng mga workers mo. Ganun din yung language, yun yung gusto kong sabihin. Yung language na meron siya sa community, kakaiba, pastor. Kakaiba yung lingwahe na ikaw yung boss, pero lahat ng tauhan mo, hindi nahihiya. Yung isa nga, sabi niya, nung nagpaalam siya, boss, alam ko, siguro sa loob-loob niya, no? Mabait ka eh. Pinayagan ko na rin. Kasi hindi ka pa dumarating, pinayagan ko na, di ba? Sabi niya, pinayagan ko na siya. At imaginein mo, boss, umagang-umaga pa lang nandito siya nagtatrabaho. At pagdating mo, ngayon pa lang siya magpapahinga. Hindi ko pa tatapusin, pastor, kasi hanggang mamayang gabi pa siya. Hanggang mamayang gabi pa. So hanggang dito sa 11, sabi niya, pero... Tuloy na natin, basahin. Tuloy na natin. May sabi pa rito, pastor, na ano... ang sabi pa ni Boaz sa kanya sa verse 12, ang sabi niya rito, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginagawa. Alam niyo yung pagpapala talaga. Yung mabuting paggawa mo, kakibat nito, nauuna yung pagpapala ng Diyos eh. Kaya ang sarap na bigyan ka na ng proteksyon nung may-ari, tapos bibigyan ka pa, sasabihin pa na ang magpapala, hindi naman ako. Hindi niya kinlaim, pastor, yun yung gusto ko kay Boaz. Kinlaim niya, sabi niya, the Lord will reward you. Hindi lang 80%, kundi 100%. Bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Tapos ang sabi niya pa rito, may you have a full reward from the Lord, God of Israel. Imagine mo, nakapag-witness si Boaz. Ano? Na-witness na siya. Naka-witness na si Ruth, pero inulit-ulit ni, ano, ni Boaz. Iisang lingwahe ang mga anak ng Panginoon. Kaya, pastor, dito sa Amerika, ang mga Hudyo, yung sinasabi mo na pagbati ng shalom, pag bumati ako sa mga matatanda, shalom, alam mo, nagre-response po sila. Shalom, nagsha-shalom din. Para akong Hudyo. Sabi ko, sarap naman na pakiramdam yung peace be with you. Kasi shalom eh, he is the prince of peace. Sabi ko, ang sarap, pagka yung mga matatanda, kahit na sila ay mga demented na, pag sinabihan mong shalom, naaalala nila. Nababalikan nila na ang Diyos ay ano, ay kapayapaan. Tapos ang sabi pa niya rito, medyo nung binabasa ko to, pastor, naiyak ako, hindi ko alam kung nakita ni Ma'am Liz ito. Dito sa may 18, pastor.
Tingnan tuloy na muna natin, hindi pa tayo nagpapasok. Ay, hindi pa pala sa 80 na lang. Sige, basa, ano, lace. Yeah, okay, sige. Basahin po natin. Verse 13. Sumagot si Ruth, "Salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin." 14. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, "Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa." Kaya tumupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Dito muna tayo. Anong ginagawa ni Boaz? Ginagawa niyang bilong si Ruth. Kasi una siya ay foreigner. Pangalawa siya ay widow. Yeah, amen. At usually hindi ka sasama sa mga worker kasi babae ka. Pangalawa, ikaw ay foreigner. Hindi ka usually makiki-associate, pero binigyan ni Boaz siya ng feeling na you belong. Belong. Mm-hmm. Ikaw ay belong. Hindi ka kakaiba sa amin. You belong. Your people will be my people. You are our people. Your God, our God is your God. Our food is your food. Our sarsa is your sarsa. Our bread is your bread. Our fellowship is your fellowship. So sense of belongingness. Alam niyo mga kapatid, kung magdodraw kayo ng mga prinsipyo ng panliligaw, andito na lahat. Saka napansin mo, sa kanyang panliligaw, hindi siya nagbigay ng gift. Hinayaan niyang pagtrabahuan ng babae. Yung kanyang effort. Ayaw ng babae yung idudol-dol mo kaagad yung ano mo, kayabangan yun eh. Kaya gusto ng babae na, hiyan mo ako magsikap. Binigyan niya lang ng chance na mag-grow at mag-bless yung babae through accomplishing something. Yung sense of accomplishment. Yun ang hinayaan ni Boaz sa kanya. Tuloy, Liz. Pastor, bago mo iwanan, ano, yung, gusto ko pong ano, dugtungan yung sinabi niyo, Pastor, na ano, yung inclusion of the Gentiles. Ito yung ministry ng Panginoon, eh, no, nandito sa lupa. Binasag ng Panginoon, ano, talagang binilong ang bawat isa sa atin. Actually, Israel, pero sinira ng Panginoon na nandito. Siya hindi sinira. I mean, binilong niya tayo. Paulit-ulit niya yung ano, mensahe. At yan din yung ministry natin. Jesus break down the barriers, ano, and welcomes who are willing to what? To come with Him. Kaya kung tayo, mga kapatid, dapat yun yung ma-experience natin, na bilong tayo sa Panginoon. Sino man, anuman yung estado mo ngayon, anuman yung pinagdadaanan mo, bilong tayo sa Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Huwag nating sabihin, hindi ka naman bilong sa Panginoon, hindi ka naman bilong sa Seventh-day Adventist Christian na yan. Yes, hindi ka Seventh-day Adventist Christian, pero we bilong. Kanino? Kay Christ. Kay Christ. Ganda dito, Art. Malaki ang significance nito sa prophetic, messianic prophecy. Amen. Si Boaz ay galing sa angka ni Judah at siya ay magiging bahagi ng tinatawag nating Ephrata. Hmm. Ngayon, samantalang si Ruth ay isang Moabite, isang Gentile. So, basically dito, ikakabit sa sanga ng lineage ni Kristo si Ruth. Amen. Ikinakabit siya sa sanga bilang hintil. Mm-hmm. At it is because of the generosity and the grace of Boaz that Ruth belonged to the lineage of Jesus. Pangalawa, if Ruth was not willing na magpasakop at mag-surrender, hindi rin siya mabibilong. That's it. That's the at point. At kung pahiyahiya siya, kung pahiyahiya, kapahiya, ano mo, nakakahiya. Wala. Diretso siya. Full of faith. Nung sabihin niya, your people shall be my people. Hindi siya insecure. Talagang kumain siya, nakiano siya, tapos hindi niya inisip na siya hintil.
Inisip niya, kasama ako sa bayang ito. O, diba? May mga tao na okay, magjo-join pero hindi pa naka-overcome sa kanila. Kaya ano, Pastor, ha? Yung attitude ni Ruth, hindi siya nagmamagaling. Kaya sabi lang sa kanya, sunod ka lang. Alam mo siya, nagpapalo lang siya, Pero hindi rin siya hiyang-hiya. Hindi rin siya naman siya nahihiya. So, ang ganda nung ano. Pangit kasi pagpahiya-hiya eh, parang. Hmm. Ba yan? Pastor Bri, gusto ko rin po mag-react doon, Pastor, bago lumayo. Nakita ko rin po kasi si Cristo talaga kay Boaz. Alam niyo po kung bakit? Kasi, kilala na pala niya. Actually, Pastor Bri, ngayon ko lang nalaman, paulit-ulit ko na ito nabasa, alam ko na yung story niya, pero ngayon ko lang nalaman yung binasa mo kanina na kilala na pala ni Boaz si Ruth. Kumbaga parang napaimbestiga na pala. Naimbestiga na, parang ganun. So, nakita ko po si Kristo sa kanya na kilala na tayo ni Kristo, kilala na alam na tayo ng Panginoon, pinaimbestiga na tayo, nasa tiyan pa lang tayo, kilala na tayo ng Panginoon. Pero bakit kailangan pang lumapit pa tayo sa Panginoon para ma-bless tayo, para ibigay yung mga pangangailangan natin. Parang ganun nakita ko eh. Parang si Ruth ay kilala na siya ni Boaz, pero pumunta pa rin siya doon kay Boaz bago pa siya ni Boaz matulungan ng mga, 'di ba, yung mga tira-tira, yung mga ganun. So sa atin kasi parang nakikita ko po doon na ang Panginoon, kilala niya tayo. Alam niya na kung ano mga pangangailangan natin. Alam niya kung ano mga hihilingin natin, pero mas gusto pa rin niya na lumapit pa rin tayo. Talagang ilapit pa rin natin, i-verbalize pa rin natin ang lahat ng pangangailangan natin before talaga ibubuhos na yung mga hinihiling natin. Kasi kumbaga parang dun mararamdaman natin yung dependence natin sa Diyos, di ba, sa Panginoon. So nakita ko dun na kahit na hintil, kahit na hindi po talaga pala mananampalataya ng Panginoon, kahit sino na lumapit sa Panginoon, talagang nabibless, talagang ibibigay ng Panginoon ang providence sa lahat ng lumalapit talaga sa Kanya. Alam niya yun ang pangangailangan natin, mga kapatid, alam na alam ng Panginoon, pero mas gusto niya na nararamdaman natin yung dependence natin sa Kanya. Yung nakita ko po, napakaganda. Mapapansin natin na kumambyo si Boaz nung sabihing ito ay yung manugang ni Naomi. Kumambyo siya, segunda, tersera, nagkwarta pa siya. Nung malaman niya, ito pala yun. Doon na siya bumait ng todo. Naalala ko, mga kapatid, naalala niyo si Eliezer, yung alipin ni Abraham. Sabi niya, kung sino man ang mag-offer sa akin ng tubig, very strange yun, ang babae mag-offer ng tubig. Grabing generosity yun. At kabilang siya sa ganito, qualified siya. Ganon din ang nangyari kay Rachel at kay Jacob, mga kapatid. Nag-offer din ng tubig. So, mapapansin natin, ang babae, yung character niya, ang lalaki kasi, nag-observe lang yan sa lahat ng babae. Pag may nakita siyang babaeng kakaiba, na hindi siya manghingimi o hindi siya ano. Kaya alam mo, naiintays ang mga lalaki sa mga malalanding babae. Bakit? Eh kasi ano eh, parang for free na lang sila. Pero ang point natin dito, this is not a deceptive one. Hindi to, walang string attached itong mga babaeng ito. Nag-offer lang sila fully. Naalala ko nung panahon, wala naman akong, napakaraming babae. Pero particularly, siguro Providence has commanded na mapansin ko si Lalim. Kasi hindi ko naman siya kilala. Wala naman kaming attachment sa isa't isa, hindi ko naman siya friend. Pero naalala mo nung nasa Naga. Acquaintance lang kasi kilala ko siya dahil ano siya, AY. Pero nung papunta kami ng lace ng Naga Mall, doon sa mall, magkasama sila ni Yams. Biglang nag-offer ng pamasahe. Eh siyempre dahil siguro mas may edad siya sa akin. De, naturally, mag-offer siya. Tsaka graduate na siya. Eh. Meron na siyang... Ako eh, napakahirap ng mga panahon yun. Nung nag-offer siya, medyo napansin ko yun. Parang, usually kasi ang mga babae, huy, bayaran mo naman ako. Ganun ang natural eh. Natural feeling close. Eh. Pero kakaiba yung naging approach nila. I mean, ang point ko dito, naging observant lang ako sa kakaibang behavior niya. So, wala lang yan. Pagdating dun sa mall, bumibili na siya ng shoes. Ako naman, nabili ko na kasi lalaki, mabilis eh.
Nabili ko na. E di ang ano ko, umiwalay naman si Yam sa amin. So ang naging ano ko is, sundan ko na lang siya kasi namimili pa siya. E ako nabili ko na yung akin. Habang namimili siya, sabi niya, eh hindi naman kami close. First time ko lang naman siyang na-meet. Sabi niya, saan kaya dito ang magandang shoes? Hindi ako naman. Basta lang makapili. Ito parang maganda. So namili siya ang tagal. May ikot-ikot siya kung saan-saan. Pero at the end, ang binili niya yung napansin ko. Di nung binili niya yun, parang kaiba. Parang kumaga para sa akin. Pinik ko lang yun. Pero parang pinahalaga niya. So may dating art. May dating. Sumunod na nun, binilan ako ng ice cream. Eh, nung panahon na yun, lazy na talaga kumakain ng ice cream. Binilan ako 2 drumstick. Eh, nung tinanggihan ko talaga kasi hindi talaga kumakain. Pero ininsist niya talaga. Ang ginawa niya, kinain na lang yung drumstick. Pero may dating sa akin yun. May dating. So, sunod-sunod yun. Sunod-sunod yun hanggang sa nandun na tayo sa magsaysay. Napapansin ko, may kakaiba talaga siyang mga actuation na hindi natural na nakikita ko sa mga kaedad ko. Siguro dahil sa experience niya, sa edad niya, sa ano niya, na nag-attract sa akin. Tapos kakaiba din siya. Hindi rin siya mahihain pagka inaano ko siya. I mean, kakaiba, nakakaibahan ako. Pagka nagre-respond siya sa mga ano ko, kasi hindi niya ini-exaggerate. Naalala mo, Art, hindi niya ini-exaggerate. Hindi siya yung tipong, hindi rin siya pakilig system, hindi rin naman siya pa-reject system. Hindi pa-reject, hindi rin. Tamang timpla, kumbaga sa kape. Tamang timpla lang. Ganito yung nangyari kay Ruth. Hindi siya pakeme, hindi rin siya landi. Ano lang, sunod lang siya. Hindi rin siya tumatanggi. Sunod siya, madali siyang sumunod at nakita natin yung behavior. So, dito sa relasyon na ito, mga kapatid, the providences, yung providences met on a perfect time. Amen. Nagkita yung providences sa perfect time. Nagre-respond si babae doon sa generosity ni lalaki. Hindi siya pakipot. Yun yung point ko. Hindi siya nagpakipot. Siya nagpakipot. Alam niya kasing broken siya. Walang-wala ka na eh. Papakipot ka pa ba? Hindi rin siya ang tipong, uy, hindi ibig sabihin ha, na binigyan mo ako niyan. May meaning na. Hindi rin siya ganun. Huwag hayaan mo lang. Huwag kang masyadong, ano yun ang ginawa niya. Tuloy tayo. Sige, Lace. 16. Okay, 16. Maglaglag kayo ng manguhay mula sa binigkis para may mapulot siya. 17. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot, halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. 19. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. So, very strange ito kasi hindi ganito karami ang napupulot ng isang gleaners. Hindi ganito. Bakit ganito? Ilang sibada? Ilang... Ano po ang sibada, Pastor? Sibada sa... is... No. Sibada. Sibada is... Sa verse 17, Pastor, limang grain. Yan, epa of barley grain. So sibada is barley, epa is yung salop. At ang isang salop ay mahigit kumulang siguro ay 1 o 2 kilo. 1 kilo kada, o mga 2 kilo, ganun. So more or less, ilang epa ang kanyang napulot? Halos 5 yung pasto na kanagay. Halos 5. So, more or less 5 kilo ito. So, hindi ganito kadami ang napupulot usually. At pang ilang
araw na nilang pagkain ito. More or less, isang linggong pagkain ito, isang pulutan lang ng isang araw. Good morning, Joan. So, isang pulutan lang sa isang araw, ay kakain na sila na isang linggo. This is strange. Mm-hmm. Usually, isang kahig, isang tuka lang sila. Kung ano na pulot mo ngayon, pagkain mo bukas. Kung ano na pulot, pagkain ulit bukas. So, isang kahig, isang tuka sila. Pero ang nangyari sa kanila, isang kahig, limang tuka. So, sabi niya, kakaiba to. Pagpalain nawa ng Diyos ang nagmagandang loob sa iyo. So, alam nila na hindi ganito ang gleanings eh. Alam nila na may tinatapon talaga na sadya. Ikaw experience ka na sa pamumulot eh. Alam nga namang mas mayaman pa yung namulot kaysa mismo dun sa kaysa sa mga naggagapas. Mas malaki pa yung napulot nung mamumulot kaysa sa mga gagapas. Kakaiba yon. So, sabi niya, pagpalain ng Diyos. So, inintroduce na niya ngayon kung sino yung nagbigay. Sabi niya, si Boaz po. Tuloy lang, Liz. At konti na lang. 5 verses na lang. Okay. 18. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. 19. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo at ikinento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. 20. Kaya't sinabi ni Naomi, pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Idinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuling ng mga laga sa naiwan ng mga yumao. Okay. So, nung ma-identify na si Boaz, sinong pinuri niya? Si Boaz ang Panginoon? Hindi, ang Panginoon ang pinuri niya. Hindi si Boaz. Ito yung typical, mga kapatid, na religious perspective. Sabi niya, blessed be the one who took notice of you. So, kinwento niya. Sabi niya, the man's name with whom I work today is Boaz. So, this man, sabi niya, blessed is he. Blessed be he of the Lord, Lord, who has not forsaken his kindness. Ang pinuri niya, hindi pala tayo pinababayaan ni Yahweh. So, ang tawag dito ay, that they may see your good works. Let your light so shine before men that they may see your good works, but will not glorify you, but will glorify the Father in heaven. Amen. Amen. So mga kapatid, pag may nagbibigay sa atin, huwag natin purihin yung taong nagbigay sa atin. Ang purihin natin yung Diyos na nagbigay sa Kanya, na nagbigay sa atin. Praise God. Pagka ganun ang ginawa mo, tuloy-tuloy ang pagpapalang dadaloy sa iyo. Pero pag ang pinuri mo yung taong yun, it is a curse. It will be a curse to that person kasi mapa-flatter siya, and a curse to you. Bakit? Kasi yun din ang gagawin mo. Pupurihin mo rin ang sarili mo kapag nakakagawa ka ng mabuti, which is not good. Tuloy, sabi niya, malapit nating kamag-anak ang taong yan. Ibig sabihin ng malapit nating kamag-anak, according to the law in Deuteronomy, mga kapatid, ang mga malalapit lang na kamag-anak ang pwedeng maging tagapagtanggol o tinatawag na goel. Goel, mga kapatid, ito yung pangalan ni Superman. Goel. Yun ang talagang ginawa nila, ang pangalan si Superman, Goel. At ang Goel, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay Kingsman, Redeemer. Kingsman, Redeemer. Ibig sabihin, malapit na kamag-anak na tagapagligtas. So, usually, sila yung nagtatanggol sa ipagpinatay yung kamag-anak nila. Hahanapin nila yun, hindi sila magpupuyat sila o kaya hindi sila o mag-shave sila ng head nila hanggat hindi nila napapatay yung pumatay sa kamag-anak nila. So sila maghihiganti. Pangalawa, kapag ka namatay o naipagsangla o naibenta ang lupa, sila yung may responsibilidad para i-redeem yun. Kaya sila nagpapakayaman. Kasi pagka merong lupa na naipagbili, sila yung magre-redeem.
Pero ayon sa batas, pag niredeem nila yon, yung widow na walang anak, kailangang mapangasawa nila. Pag may anak, ibibigay nila yung lupa doon sa anak. Kasi lalaki lang ang pwedeng mag-possess ng land. So, ang responsibilidad niya ay ipagtanggol ang babae, proteksyonan yung babae, yung pamilya, at makuha yung property para maibalik sa angkan. Kasi kailangan maibalik sa angkan yun, especially during Jubilee. Kailangan lahat ng lupa ay nakabalik sa kanila. Oh, so Sir basically, Brian. Redeemer ito. Sige. Ay, Pastor Brian, gusto ko lang pong basahin yung comment po ni Pastor Sherwin Bandao. Sabi niya, maaring magpasalamat sa sino mang may magandang loob, ngunit ang pagpupuri ay para lang sa Diyos. Ayan. So, tama po yun. Kailangan po nating magpasalamat, be thankful. Example ko po si Sister Jo. Ginagamit siya ng Panginoon eh. Nagpapasalamat ako sa kanya. But the praises, sa Panginoon. Yes po. Jo, salamat. Salamat. Salamat kay Lord. Kay Lord lang. Sabi nga natin, mapasahan tayo. Ang pagpapasalamat is a gratitude. Gratitude. Pero yung be thankful. Praises is only to God because only God praises belongs. Okay, so tuluyan na natin to kasi para hindi na tayo maano. 21, pakibasa Joanne. 21. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. 22, sumagot si Naomi, oo nga anak, baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganon nga ang nangyari, namulot si Ruth kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang mga sebada at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Naalala niyo ba yung nagpatira pa si Ruth kay Boaz? Anong sabi ni ano? Anong sabi ni Ruth kay Boaz? Sabi verse, niya ako eh. Verse 10. Verse ano to? 10. Verse 10. Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me since I am a foreigner? So, tumagot si Boaz. Tapos, sabi niya, pagpalaan ka naman niya dahil sa iyong ginawa. Gantimpala ang nawaan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa pagkat sa kanya. Tapos sabi niya, salamat. Oh, salamat siya. Salamat. Pinalakas ninyo ang aking loob kahit ako'y isang hamak na lingkod. Wow. At sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa. Naging mabuti kayo sa akin. Sabi niya. At hindi lang yun. Ako ay isang foreigner. So, naalala mo nung si tawagan si Mary na maging ina ng Diyos, ina ni Kristo. Sabi ni Mary, behold, the handmaid of the Lord. Be it done according to thy will. So, handmaid, mga kapatid, means servant. Pero servant na volunteer. Volunteers and servant. So ang punto dito mga kapatid ay maliit ang turing ni Ruth sa kanyang sarili. Pero napakapalad niya na kinanlong siya ni Boaz kahit hindi siya karapat-dapat. So ganito dapat mga kapatid ang attitude natin. Kung sakasa, hindi entitled ang attitude natin mga kapatid. Kung attitude natin ay gratitude. The attitude of gratitude. At dito nabuo mga kapatid yung love story. Umikot ang love story sa grace at hindi sa entitlement. At ito yung grace mga kapatid na that you are working it out. Hindi yung ano lang yung dole out. Hindi siya dole out kundi hinayaan ng Panginoon tarbahuin ni ano yung kanyang pagkain. Hindi niya pinalimos kundi binigyan niya ng dignidad yung tao na trabahuin yung kanyang pagpapala. Amen.
Ayokong sumulong na masado kasi baka... Ayoko rin iwanan yung sinabi mo. Kanina, after nung RC, di syempre may mga ano yan, namiss na yung isa't isa. Ate, Joe, namiss namin. Sabi ni Ruth, nag-text siya sa akin. Sabi ni Ruth ba? Sabi ko, Ruth, sumali ka sa LC kasi Ruth, lagi siya nakikinig. Morning, nakikinig yan. For sure, nakikinig yan ngayon. Tapos bigla siya nag-text. Sabi niya, Pastor Art, maliit nga lang na bagay yung ginagawa ko sa Panginoon. Sabi ko naman sa kanya, alam mo ba, Ruth, busy tayo sa lahat ng ginagawa natin maghapon. Huwag mong sabihin maliit yung ginagawa mo para sa Diyos. Sa mata ng tao parang maliit, pero sa mata ng Diyos yan yung pinaka-importante sa buhay natin. Ang ipahayag ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi siya maliit na bagay yung magpagamit ka kahit gusto mo nang matulog, Joan. Kasi galing sila ng trabaho, Pastor eh. Sila, Sheb, itong mga kasama natin. Kayo, madaling araw, gumigising. Sabi ko, hindi yan maliit. Hindi yan maliit na bagay. Malaking tungkulin niya na iniatang ng Panginoon at yan yung dapat nating gawin. To seek and to save others. And kanina, sabi ko, nung binabasa ko to, Pastor, ito yung hindi ko pa pwedeng talunan, pero bago si Joe, pasensya na Joe, uunahan na kita. Kasi tuwing nabasa ko to kanina, halos maiyak ako. Maiyak ako doon sa attitude ni Ruth sa kanyang manugang. Alam niyo po kung ano ito. Sa verse 18. Sa kanyang biyanan. Sa biyanan niya. Sabi, Pastor, umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada. At ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Ibig sabihin, hindi niya inubos yung pagkain niya, nagtira siya. Grabe, Pastor. Alam mo, si yung aking asawa, si Mama, ganun din noon. Pagka bumupunta siya ng birthday. Ito, likas sa atin to ng mga Pilipino. Ha? Hindi ko alam, pero... May Sharon na pala noon. Oo. Ano to eh, lalo na sa mga magulang, pero ito baliktad, nakita ninyo, yung bakit ko pa bibigyan, namulot na nga ako eh, pwede ko naman siyang lutuan, pero yung pagkain niya, for sure, hanggang gabi siya nagtrabaho, pwede niya naman kainin, pero talagang nilaan niya yung pagkain na yun, baka special yun, binigay niya. Alam mo yung mga anak natin, Pastor, hindi ko na, pero napapansin ko kahit itong panganay ko. Pag umalis sila, pag-uwi yan, excited siya. Tapos akala ko, yung daladala niya para sa kapatid lang. Sabi niya, say, meron ako sa yung pasalubong na pagkain, hindi ko naubos. Tapos ibigay niya sa kapatid niya, maya-maya, biglang pupunta sa akin, Daddy, meron kang pasalubong. Ano, may binili kami ni Mami. So, kaya pala nagtataka yung nanay, bakit hindi niya inuubos yung food niya? Kinikit niya, sabi ko, grabe talaga yung yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya dito parang makikita mo parang yun lang naman. Pero sa buhay natin, napapalagan, pagka may Kristo ka, si Ruth kasi tinanim na eh. Nandun na yung tanim, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, na kung anong Panginoon. At yung lingwahe, uulitin ko po, imagine mo hindi lang kay Boaz, hindi lang sa mga tauhan niya, kundi kay Naomi. Yun yung binalikan ni Pastor eh. Sabi ni Pastor kanina. Art, ang pansin mo, sabi ni Ruth, di ba? Maliit na bagay ang ginagawa ko. Mga kapatid, ano bang ginawa ni Ruth? Wala naman siyang pinagdulutan ng mabuti kundi biyanan niya lang. Isang tao lang. Akala natin mga kapatid, yung kagaya ng biyanan ko, andito lang siya sa bahay, hindi yan nag-church kasi may eskolyo na siya. Dito lang siya, naglilingkod lang siya sa mga apo niya. Papakain lang siya. Pero ano ba magiging apo niya pagdating ng araw? Mga patid, yung akala natin, isang tao lang ang tinutulungan natin. Tinitignan ng Diyos yun, mga kapatid. Yung katapatan mo, paglilingkod mo sa isang tao. Titignan ng Diyos yun, tatanawin ng Diyos yun. Huwag mong iisipin na, di naman daan-daan ang pinagpapahala ko. Isa lang naman ang tao pinaglilingkuran ko. Pero tandaan niyo, mga patid, isa lang ang pinaglilingkuran ni Ruth. Yun ang missionary field niya. Amen. Pero ang dami niyang na-bless. Praise God. Pastor, sila Joan mo na po. Okay, sila mo na, Joan, Olive. At ang dami na. Ang dami ng rejoicing. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag pong antayin kakaunti na lang ang oras. Yung mag-aabang na lang ng off para maka-join. Dahil dito ko po na-appreciate nung kakaunti na lang. Ay, ayoko ma-miss ito. And talagang ang ganda, Pastor, yung sabi niyong yung kahit
isa lang. Kahit isa lang. Kasi ito yung sabi ni Pastor Mike. Kahit anak mo lang ang paglilingkuran mo. Grabe, no? Malaking bagay yun. Yeah, kaya yung sabi nga ni Pastor nung last time, kung maalala niyo po yung sabi niya, kahit pa nga isa lang ang viewer dyan, isang kaluluwa na nag-rejoice sa Panginoon gaya ng woman at the well, at gaya ni Ruth. Imagine yung witnessing that she experienced, kasi yung isang nag-rejoice sa Panginoon, kumalat pala yung kindness niya na it even reached Boaz. Kaya as I was listening kanina yung mga... Okay pa lang ako. Kahit masakit ngipin mo, alam ko nagsasalita ka pa rin. Hindi ko alam kung galing kang dentist. Ha? Praise God. At talagang sabi ko nga, ito talaga ang ano pala, Pastor, ano, yung ito pala yung totoong love awakens love. Love awakens love. Hindi, kasi nung in-emphasize ni Kuya Pastor Art kanina na yung selfless, yung ganun-ganun na lang yung paglilingkod ni Ruth sa kanyang mother-in-law, doon mo makikita na anong nakita niya. Mapapatanong ka eh. Kasi di ba kahit sa mag-asawa, bakit parang in love si Sister Joanne kay Brother Clarence? Mapapatanong ka anong meron sa asawa niyang ito. And going back dun sa sinabi ni Pastor kanina na yung, di ba sa ligawan part, na no strings attached, wala ka namang binigay sa tao. Yung wala kang binigay, pero bakit ganun ka pinursu? Babalik din doon na grabe, ganito pala ang Panginoon na hindi makikita kung ano yung naibigay natin, kung ano yung pino-provide natin, kundi kung sino tayo kay Kristo. Gaano ba naging kapasensya ito yung sabi ni Pastor na iba yung character na nakita niya kay Sis Leng, na may something that stands out, and I believe na kung hindi pala yun naka-anchor sa Panginoon, walang lasting effect. And it na-connect ko yun doon sa sinabi ni Pastor na kung bakit ganun na lamang yung kindness niya na yung parang kung imaginein mo, bakit ganun siya naging ganun kasikat yung kindness niya? Kasi kung bida-bida ka lang out of entitlement, hindi ka na nga lang mapababalita, kundi ibang chismis pa ang maririnig mo. Pero yung kanya, yung talagang there is just that genuine, yung authenticity dun sa kindness na nabalitaan that it even rich. At saka, Joanne, yung commitment niya na yun, kay Nomi niya lang yung sinabi. Ba't naman kumalat kung saan-saan pa? Ganon kaganda ang kabutihan, mga kapatid. Siyempre, ichichismis yun ni Naomi. Sabihin niya sa lahat ng mga mag-anak niya. Sabi niya, mabuti nga, may baba. Meron akong manugang. Kung hindi, wala na talaga ako. Amen. Praise God. Ang ganda po. And ito po yung last na verse na I was pondering upon. And siguro before that po, even about sa itong story ni Ruth and Naomi, kaya siguro it stands out kasi alam natin na in general ito ang challenge ng mundo, na talagang dahil sabi nga ni ating psychologist si Sis Nora na pag daw kayong dalawang mag-asawa, 'di ba, even the Bible said you will leave your mother and father kasi meron daw mga differences, and it's always a challenge pag sa in-laws dahil it's even better na magkalayo daw kasi you preserve yung love tsaka yung respect nyo sa isa't isa. Yun pala may mga purpose yung mga Panginoon. Pero pag you're able to connect, ibig sabihin talagang ang love na nag-awaken lang ay galing sa Panginoon. And it's a challenge na para dun pala tayo kukuha, no? Para maka-anchor sa selfless love na yon. Kasi sabi nga ni Sis Nora na having a couple is like having 6 person in one bed. Ang point niya po doon, 6 person in one bed, ibig sabihin, kayo mag-asawa, may mga pagkakaiba na sa pananalita, sa ugali, sa pasensya. Dadagdagan pa ng another 2. Dahil magulang ko, magulang niya, na nagpalaki sa atin. So, that personality, we're all totally different person as a couple already, tas meron pang mga in-law. So, ang point doon, may challenge. And this is why, dito ko na-appreciate, grabe kaya pala ang, kung hindi Panginoon ang nag-connect sa pag-ibig na yon, hindi mag-work out ang relationship ng ito na between in-laws. Kung hindi pala naramdaman ng
ni Ruth, ng daughter-in-law, na parang ganun-ganun na lang siguro yung love na nakita niya na pag-ibig ng Panginoon na hindi niya iwanan. Yung parang ayaw niyang pakawalan. Yung parang wala na siyang habol doon eh. Pero talagang na-sense niya yung totoong pag-ibig ng Panginoon. Kaya talagang she didn't let go. And people also noticed. And then last po yung verse na sa 10 po. Ayan yung kindness na yan na ni Boaz. Pero dito, when sinabi po, diba, and she fell, si Ruth, she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, why have I found grace in thine eyes? Why have you chosen? Opo, yun. Why have I found grace in thy eyes? Bakit ako? As a stranger, bakit ako? Ito po yung lagi kong ang hashtag pag yung mga anniversary post, sabi ko. Ito yung I don't know what I did. I don't know what I did to deserve you. Yun pala yung one-liner na yun. Ano ba ang aking ginawa? I don't know what I did to deserve you. And that is called grace. Yun pala ang grace ng Panginoon. And much more, nakita natin na kaya mas nakakadurog lalo yung malaman, Sis Lays, Kuya Art, yung they are perfect match dahil pareho silang may kabutihan ng loob. Pero yung pag-match ng Panginoon sa atin, yun yung hindi ko makomprehend. Yung fully known and yet fully loved. Yung alam niya, yung hashtag nga na we are fully known. Alam ng Panginoon yung lahat-lahat ng ating mga weaknesses and mga kasamaan or mga kasablayan. Fully known and yet we are fully loved. Yun yung grace na walang kapantay. Amen. Oh, Pastor, ano ko lang po, kasi naano na ako sa'yo, parang medyo na emotional ako, Sister Jo. Kasi po, hindi ko alam kung related ito, pero alam niyo po, kasi nabanggit kanina ni Pastor Art, kung bakit di ba parang sacrifice din yung gigising ka ng maaga para mag-LC, umaganto. Pero kung napapansin niyo po, hindi ako nag-absent simula nung Saturday yata, Pastor Art. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pag nasa operating room ka pala, alam mo yon, yung pag ikaw pala ay, yun, naiyak lang ako kasi, pag nandun ka na sa time na meron kang major operation, tapos nurse ka pa, alam mo ang possible na mangyari, alam mo yung mga konting pagkakamali lang ng anesthesiologist or ng operation, pwede kang mamatay. Tapos, nung time na yon na nandun na ako, nakasalang ako, alam niyo po, wala na akong hiniling ko din na manalangin, na manalangin na lang sa Panginoon. Sabi ka, nananalangin ako sa Panginoon na siya ang bahala sa mga anak ko. Talagang inano ko na lahat. Bahala sa anak ko, sa asawa ko, sa lahat ng ano. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung inyo po pa rin ang dadagdagan ng buhay ko at talagang patuloy pa rin gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon, ay talagang maging successful ang Panginoon ang gagawa na dadagdagan pa ang buhay. At alam niyo po, napakabilis talaga si Sir John ng operation, napakabilis. Ang bilis talaga, nagulat nga ako, gising na gising ako. Tapos na po, sabi ko, magko-close na. Parang ganun, parang nagtanong pa ako, close, magko-close na agad. Ang bilis naman, parang ganun. Tapos, pero sobrang ano, kumbaga parang talagang sinabit ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Sabi ko, bahala ka na, Panginoon, sa akin, kung talagang patuloy niyo pa rin po akong gagamitin, sige, okay po, buhayin niyo pa po ako. Kung hindi na, kung walang talaga akong silbi, o kung baga, tapos ng aking mission, okay lang, tatanggapin ko na po yun. Tapos yun, so, pagkatapos ng operation, hindi ko magalaw yung kalahati ng aking paa, talagang may takot pa rin. Sabi ko, baka hindi ako makagalaw na, baldado na, mag-ganap. Tapos alam niyo po, after nun talaga, sobrang ang aking praise sa Panginoon. Kasi hindi lang naman po providence, hindi lang naman po material na bagay ang mga providence sa Panginoon, kundi yung buhay mismo natin. Providence po yun ng Panginoon. Sobrang sabi ko sa Panginoon, grabe Panginoon, dinagdagan niyo pa rin, buhay pa rin. Okay, alam niyo po, may pain pa rin po yung sugat ko kasi malaki talaga eh. Hanggang ngayon, nahirapan pa rin ako sa paggalaw-galaw. Pero talagang sinisikap kong gumising ng alas 4 para sumali sa Lifting Christ kasi talagang na, kumbaga parang, sabi ko, Panginoon, sige, dinagdagan mo ang buhay ko. So, talagang may mission pa ako. May mission pa. Magagawa talaga hanggat sa makakaya. Igagawin ko para sa Panginoon. Kaya napakagaling talaga. Hindi ko alam kung related ito. Pero providence talaga kasi ng Panginoon ang buhay natin, mga kapatid. Kaya talagang
sabi ko sa Panginoon, sana hindi na lang yung mararanasan pa muna natin yung mga ano, yung mga ganito bago tayo talagang gumawa sa Panginoon. So sobrang thankful ako sa mga providences. Yan si Sister Jo, paggamit sa Panginoon, may providence, may mga basta napakarami dumating at talagang napakabuti ng Panginoon sa atin, hindi lamang kay Ruth. Actually nakikita ko rin kay Ruth hindi lang po siya naghihintay ng blessing, kundi nag-work siya, gumawa siya, kumbaga nagtrabaho siya para ma-receive niya yung pagpapala ng Panginoon. So ganun din tayo mga kapatid, na talagang gumawa tayo sa Panginoon para talagang patuloy yung pagpapala ang matanggap natin at maging pagpapala tayo talaga sa kapwa natin. Sorry po. Dami nag-comment. Lace, yan din ang ano ni Lalaine, di ba, nung nag-nursing siya, tapos magmamasteral sana siya nito. Hindi mag-workout yung nursing, hindi rin mag-workout yung masteral. Tapos, eto na, nag-o-offer na ngayon ng mga work dito sa SSD. Di, pinoward ko sa kanya. Yan, no? Tapos sabi ni Lalaine, parang ayaw niya. Kasi dito, syempre, priority ang mga director. Parang hindi talaga siya nagpasa ng resume. Sabi niya, Dad, kung mag-work man ako dyan, gusto ko half-time lang kasi yung mga anak ko. Yun kasi yung naalala mo, Lace, nung nasa ospital siya. Ang naalala niya yung mga anak niya, yung matulungan niya si Pipim sa pag-aaral, si Enoch ma-assist niya, yung pinakamahalaga sa kanya. Tapos, yung work, tsaka yung mga iba pang development, parang hindi niya nakikitang necessary. Although, kahapon na-encourage siyang mag-apply kasi kinausap siya mismo nung dating asawa ng presidente namatay. Na-encourage siya kasi parang meron ding ministry doon. Kaya lang, sabi niya, pero sana ay hindi full-time para magugula niya ng oras sa kanyang mga anak. Kasi yun yung naidulot, Lace, nung panahon na sana'y mamamatay na siya. Pero binuhay siya ng Panginoon. So, hindi siya dito sa LC naglilingkod. Wala siya dito sa atin. Pero iba yung kanyang paraan ng magiging paglilingkod niya. Na malaking tulong din para sa akin kasi hindi ko na alam yung aking mara. By the way, nandito nga pala nakatuloy Pastor. Sa Josh. Kasama ko ngayon si Josh at ang kanyang asawa. Pastor, speaking of Sis Lalaine, ayan, hello kay Brother Josh din at sa wifey. Si Sister Lalaine po ay isa sa ginamit ng Panginoon dito sa LC when we are having LC moms na nakatulong even sa akin personally sa pagbalance ng ministry sa tahanan. Yan po. Yung marinig mo sa tao na ministry begins at home. And to really see it in them. At so siya po yung binigyan ng Panginoon din, naka-tie up ni Pastor Brian. Yung parang dati, sabi nga ni si Shalom, messianic syndrome, yung gano'n na. And of course, hindi natin isiniasan tabi. Hindi natin binibigyan, kumbaga mahalaga din itong ministry na to, pero nandoon pala yung pagbabalance na ikikater mo rin yung needs ng ating mga tahanan. At ginamit po si Sis Lalaine na marinig po ng inyong lingkod yan na para po mabalance rin ang ministry sa loob at labas. Nasa background lang po actually ng Lifting Christ Ministry si Ling. Kasi yung po ating mga LC scholars, lahat ng mga pangangailangan sa para mag-operate po ito successfully ang LC, para ma-reach out natin yung mga tao. Siya po ang nagko-communicate, nag-hati-hati ng mga budget, nagsasalang-alang ng lahat ng bagay. Lahat ng mga pinangakuan ni Pastor Bray, mga kapatid, sabi niya, ikaw, Daddy, ang bilis mong nangako ka agad. By the way, mga kapatid, ay may pinapanalangin po tayo ngayon kasi yung gumagawa ng StreamYard natin, nagpe-prepare ng mga slides, lahat-lahat mga kapatid ay pumutok po mga kapatid yung kanyang power supply at ito ko motherboard o whatever, pinapanalangin po natin na kagaya niyan, aalalahanin nila Lane yung mga bagay-bagay na yan kasi behind the scene hindi po mangyayari ang LC kung wala po yung mga ibang bagay, pero hindi na natin nababanggit dito. Ako binabanggit ko. Pero kung wala po si Mami ay hindi po magiging successful si Pastor Bray dito sa Lifting Christ Ministry. Malaki po, marami pong mga preparations para matupad po lahat ito at maraming taong involved. Hindi po natin nakikita mukhaan yung mga tao, pero behind the scene ay gumagawa. Malaking bagay din po.
Salamat po mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa inyo pero pinupuri ko ang Panginoon. At kung wala din yung generosity mga kapatid at graciousness ng mga LC na mga kapatid natin, hindi po tayo mabibless. Ako, ang tangi ko lang gawain dito sa LC ay magpagamit sa madaling araw, sa reflections. Pero lahat po ng galamay dito sa LC, hindi po mag-work yan kung hindi po voluntaryong gumagawa at gumagalaw lahat. Amen? So maraming salamat. Basa tayo, Art. I think I need to go kasi kailangan pong may prepare lahat ng mga bata. God bless po. Amen. Sige, Joe, pakibasa mo itong kay Kuya Sherwin. Yan, Brother Sher. Ruth is amazed that a wealthy landowner like Boaz would be so kind to a poor stranger. Perhaps he is returning the enormous favor shown by the Israelites to his own mother Rahab. Matthew 1:5. Her entire household escaped the destruction of Jericho because of her hospitality towards the Israelite spies. Rahab's loving example had taught Boaz the importance of being kind and generous to strangers. Ayan, no? Kindness is contagious. Ito pa. Ay. Sige. Sino ba nagko-place? Si Chris ba? Ayan. Sige po. Okay. Sige, basahin natin kay Sister Marilyn Nacion. Genuine love, selfless kindness, Jesus-like life character. Praying to have the character of Jesus, to be like Jesus. Fill my cup, Lord. Amen. Amen. Teka lang. Yung kasi Marilyn, parang mga hashtag yan, di ba? Yung kanyang na-share na mga bullet points is like a hashtag. So sabi ni Sister Paula Barcelo, ganun po ba ang lahat ng ina mga anak talaga ang nasa isip? God is good. Kasi po si Jesus, kahit hindi siya ina, hindi siya ama, pero compact po ang Panginoon, tayong lahat ang iniisip. So talagang, ang mother talaga, masasabi ko rin po na talaga ang nanay, si Mrs. nagtatrabaho na, yung mga anak pa rin yung inuina. Pupunta sa ito, minomonitor. Pero sobrang blessed natin dahil meron tayong mga magulang, meron tayong mga ina ng tahanan, at may mga tatay. So babalansihin natin. Mm-hmm. Kailangan maging maano rin natin yung ating mga anak bilang mga tatay. Sige, at sa panahon ngayon, Kuya Art, hindi lang talaga ikinocomment or nirecognize natin yung mga nanay kasi actually may mga inatay na sinasabi. Inatay, oo. Mga stay-home dads, yan. Mm-hmm. Kuya Pastor Art na nagbabalance or si Brother Clarence pag wala, nasa part-time ako, si Sis Lazel, mga aming pong mga asawa, taga-balance din. Kaya mm-hmm. talaga palang tayo ding mga partners ay babalance din sa kanila to take turns sa load. Yan. Okay. Kaya abangan ng LC Home at ang Christ Heals kasi doon po makikita yung mga ang gagandang mga practical advice kung paano naman tayo makaka-reciprocate sa ating mga partners. Yan. Okay. Sabi pa ni ate, ni ma'am, ayan, si Joss muna. Hindi ata kami magkaunawaan ng controller. Ikaw na mag-control kasi gusto ko sana from bottom para taas, masagad natin, mabasa natin siya lahat katulad kahapon bago tayo mag-closing prayer. Sabi ni Joss, ni Joshimer, kamusta na kayo, ano? And praying sa inyo na maging magulang din, kagaya namin. At Joanne, pakibasa mo yung kay Josh. Ayan, ang ating brother na fly me to the cross. Ayan, si Brother Josh. As Boaz saw in Ruth a pleasant character in working for Naomi and being full of thanks, so Christ is looking for a church who is working in the field, who works for the blessing of humanity and lives in full gratitude and praise for the providences of the Lord. Praise God. Amen. Ito, Ma'am Liz, si Nena Alarcon. Good morning, everyone. Sa isip natin, parang ang liit lang ng nagawa nating kabutihan sa isang tao na talagang kailangan niya ang tulong. Malaking bagay na para sa tao na tinulungan. Ito yung tunay na care group attitude na kailangan natin upang marami ang makaramdam ng pag-ibig ng Panginoon. Purihin siya at
na pinagmulan ng pag-ibig. Amen. Pamilya Jody Sosa, all glory to God. Pastor, sa devotional today, kay buti talaga ng Panginoon, LC family, na si Ruth ay isang halimbawa kung paanong kaya ng Diyos na baguhin ang isang buhay at dahilan o dalhin ang buhay ng inyong direksyon kanyang italaga. May kita natin na isina sa katuparan ng Diyos ang kanyang perpektong plano sa buhay ni Ruth, gaya ng kung paanong ginaganap niya ang kanyang layunin sa buhay ng kanyang mga anak. Bagamat nanggaling si Ruth sa pamilyang pagano, sa Moabites, pero nang sandaling makilala niya ang Diyos, I think pinili niya pa rin ang Panginoon. So kay Sister Miriam po, paganyan tayong tatlo para... Sige, Jo, ikaw na. Miriam Ildefonso, sabi niya, ang Panginoon po ay nagbibigay ng labis na pagpapala para sa atin na ibahagi sa iba. Sa verse 14 po kasi binigay ni Boaz si Ruth. Binigyan ni Boaz si Ruth ng pagkain at nabusog si Ruth. At may labis pa. So more than enough pa para kay Ruth ang binigay, kaya naiuwi niya pa ang labis. God is so good. Parang magkapitbahay sila ni Sister Maria Victoria. Ma'am Liz. Amen po, Pastor Art. Yun pong inuwing pagkain ni Ruth ay sadyang itinira niya para kay Naomi. It is the thought that counts, and talagang mahal na mahal ni Ruth si Naomi dahil kahati niya sa hirap at ginhawa si Naomi. For better, for worse, in sickness and in health, till death do us part. Grabing tapat na pagmamahal. Amen. Parang yun yung reflection ng last verse, ano? Ang sabi doon, at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Grabe talaga, no? Sa last verse nung ating pinag-aaralan. Sabi naman ni Ma'am Cherry, praise God, nakaka-touch talaga ang kwento ni Ruth. Very inspiring, nakakaiyak, ang daming mapupulot na magagandang aral sa buhay natin ngayon. Amen. Ito po, Ma'am Jo. Brother Art, nakakalungkot po, hindi naman nila lahat sa mga mayayaman. Sa mga mayayaman, halos 5 minutes na lang mapapanis na at ang mga pagkain sakalang ibibigay sa mga mahihirap. Pero ang habag ng Panginoon sa mahirap at mayaman ay ganun na lamang. Purihin ang Panginoon. Amen. Sabi nga ay yung gleaning daw was God welfare program. Ano ang sabi ng ibang mga kapatid natin, totoo naman talaga, talagang inilaan ng Panginoon para sa mga kagaya ng buhay nila Naomi at kagaya din po natin. So sabi po ni Sister Marilyn Nacion, Ma'am Liz. Selfless si Ruth, not self-centered. All blessings from above, all praises and glory to God, but we can always give thanks to the person used by God. To show gratitude, if we love Jesus with all our heart and soul, gratitude always comes. Yan, sabi po ni Ma'am Tan Bustamante, oo nga mga kapatid, kapag umatend ako dati ng seminar, di ko kinakain ng snack kahit gusto ko at gutom ako. Mas tuwa ako na iuwi ito para sa anak, nanay instik. Talagang ano po, ano. Yan din yung mga natututunan ng mga anak natin sa atin. Talagang sobrang buti ng Panginoon at meron po tayong mga magulang na ganito. Yan si Sis Renante, Matatak. Sabi niya, Brother Renante, Mapatak Estilor. After we're blessed by the grace of our God, be a blessing to others and share to everyone, especially to those who are needy. Mm-hmm. Okay, Zen. Okay, sabi ni Zen. True kindness can't see in words but in action. Good morning. Yeah. Amen. May action, yun yung application. Yung words, yun yung binabasa, ina-acquire. Parang ganun. Kaya sabi ni Kuya Sherwin ulit, dyan sa Arizona, ang tunay na wife material tulad ni Ruth, uunahin ang laman ng tiyan at pangangailangan ng pamilya kaysa sa pagpapaganda. Magandang tunay ang may busilak na puso at mapagmahal sa kapwa at pamilya. Higit lah sa lahat, may takot sa Diyos. Amen. Parang ito rin yun, no? Isa rin, ano, same ano sila. Ayan, parang napakarami, marami pa. Maubos ba natin to? Masahin natin kay Sister Tagumpay. Jo, ikaw na ulit. Oh, no. Wala na. Sorry, may tumawag po. Ayan. Sis Tagumpay Banuelos, according to Patriarchs and Prophet 5:31, the law of God gave the poor a right to a certain portion of the product of soil.
When hungry, a man was at liberty to go to his neighbor's field or orchard or vineyard and eat of the grain or fruit to satisfy his hunger. It was in accordance with this permission that disciple of Jesus plucked and ate of the standing grain as they passed through the field upon the Sabbath day. Praise God for his mercy and loving kindness to the poor and hungry. Let us remember, ayan po, nandiyan na putol po doon. Ah, naputol na siya. Ma'am Lace? Okay, sabi ni Brother Robin, take away, we can give gratitude to our brethren, but we can only praise God for the blessings. Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Amen. Ma'am Yolanda, thank you po. Ano? Amen. When we acknowledge that what we have are all from God, it becomes easier to share. Boaz was a true believer whose life reflects generosity and compassion towards others. He made God real in the life of Ruth. So sabi naman po ni Ma'am Salvation Sumbilio. Jo? Sabi niya po, para sa akin naman po, ang tupa ng Panginoong Diyos ay naririnig ang kanyang boses at handang sumunod. May mga tao po na hindi naririnig ang boses ng Panginoon. Ipag-pray po natin. Tingin kay Kristo. Okay, pagpatuloy po natin kay Brother Renante. Amen po. Simple person si Ruth. At nasa katangian niya ang Mateo 6:33 na hinanap niya ang kaharian ng Diyos kaya pinagpala siya. At nawa lagi nating hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos at mararanasan natin ang naranasan ni Ruth. We belong to God, Jesus. Sabi ni Sister Leti Garde, the rule of heaven is ask and it shall be given unto you. Coming to Christ is the beginning of relationship. Kailangan maakit tayo kay Kristo. Amen. Okay, Sister Earl? Sister Earl, ayan. Sabi niya, kapag tayo ay may dugong Ruth in our special natural way, God knows and sees it and he will bless us a Boaz. Oh, it's like he will give us a Boaz in our lives. Mm-hmm. Pero ito nga yun, sis Earl, ano, yung Boaz pala talaga, bago nagkaroon ng Boaz, yung nagkaroon siya ng contentment kay Kristo. Kasi actually yun yung nakita ko as a whole. Para silang yung hashtag Christ Connects. Yung parang dahil yung contentment ni nung mother-in-law naka-anchor kay Christ, naramdaman nung daughter-in-law. At yung daughter-in-law na witness niya yon sa kanyang pamumuhay, naramdaman nung mga nakakakita sa paligid niya. That it even reached Boaz. Hindi pala kasi yun, kaya pala totoo yung true kindness. We cannot fake happiness, we cannot fake kindness kasi talagang lalabas at lalabas kung hindi talaga naka-anchor, kung hindi ang source ay ang Panginoon at kung ano pa mang may mga self-centered or may mga self-reasoning yung kindness, gaya ng topic ngayon, it will show. Kaya pala yun, no, sis, tayo i-anchor talaga. Kahit pala yung walang, ang punto po doon, my point is, kahit pala walang ibigay na Boaz or mabuting mother-in-law or walang ibigay na kung ano kay Ruth, yung magtatapat siya kasi naka-anchor yung kanyang kalooban sa Panginoon. Naging bonus na lang si Boaz sa kanyang buhay. Amen. Okay, sabi ni Sister Letty, the rule of heaven is ask and it shall be given unto you. God knows our need and coming to Him is a beginning of relationship na dapat masakit tayo, ano yun, malapit tayo kay Kristo siguro. Amen. At sabi naman po ni Ma'am Argeline, nakakatuwa din yung mga kids na bibigyan mo ng food. Tapos ihingi ng plastic. Teacher, iuwi ko po ito kay Ma'am. Yan, Brother Art, may mga ganyan talaga rin akong sudyante. Nakakatuwa sila. Yung pag may mga handa, may mga birthday sa loob ng classroom, talagang ma'am, sabi ko, bakit ito, itatapon mo ba ito? Ang dami namang ano, natira mo. Hindi po, iuwi ko po kay mama. Nakakatuwa yung mga ganyan anak. So, ibig sabihin, reflection din yun ng pag-ibig nila sa nanay. Kasi ganun din yung naramdaman nila. It will show. Ang mga Kuya Art, may mga cost ko. Alam mo yung mga libre na sample. Mamaya pag-uwi ko naman, may mga tinabi yung mga bata. Yung mga libre na, ipamimigay rin nila. Kaya sabi ko talaga naman, ano, totoo pala yun, no, na
malalaman, may gauge, makikita natin sa mga bata kung kamusta naman tayo sa Panginoon. Makikita talaga. Ito na observe din ni Pastor Sherwin. Sabi niya sa US may food bank. Pili lang nabibigyan. Ang Panginoon may grace bank. Lahat kayang biyayaan, tanggapin lang at piliin lang natin ang ating Panginoon. Sabi naman ni Sister Gilda Galiato, halos matatapos na natin, and then ask ko si Jo na magbigay ng prayer sa atin sa umagang ito bago tayo matapos sa ating pong pag-aaral. Sabi po ni Sis Gilda Galiato, good morning everyone. Praise God, yung pagiging ina na iniisip po niya ang kabutihan ng kanyang mga anak at binibigay ang lahat ng kakayahan na mapagsilbihan ang kanyang pamilya sa isip at sa gawa ng kanyang buong buhay. Ay isa na rin po pala ito sa ministry na kanyang ginagawa. Sa personal ministry na rin po ito, aside po sa pagsiserve sa labas. Amen. 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 Ayan, sabi ni Sister Nora Cruz, Proverbs 3 verse 4 to 5, always acknowledge God with all our hearts, souls, strength, and God will direct our path. Ayan, muli, nagpapasalamat po kami sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. Ginising po tayo. It's a blessing. At patuloy. Kuya Pastor Art, ang aking roommate po nung college. Basahin si Sister. Babasahin. Ito, yan. Sister April. Ako magbasa. Kaya inano ko muna kasi bago ako magpaalam, babasahin muna natin. Sige po. Pag-pray mo. Sige. Go. Ikaw na magbasa. Tapos i-close mo na rin sa panalangin. At nagpapasalamat po kami on behalf sa LC Ministry. Idalangin po natin ang bawat isa sa LC Family, sa mga Team Replay, sa lahat po ng mga nagbibigay ng kanila pong mga, lahat ng mga subscribers natin, sa mga nagbibigay ng gifts through stars. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ginagamit po kayo at hindi po ihinto, nagagamitin din ang buong pamilya ng Tolentino, ang pamilya ni Ate Joanne, ganun din ni Ma'am Lace, ang regards kay Pastor Dalida at sa buong pamilya. At talagang wala tayong ibang mahawakan, wala tayong tunay na pag-asa kundi sa Panginoon lamang. Kuya Chris, at sa lahat po ng bumubuo nito. At bago po manalangin, si Ate Jo, ang sabi po ng Panginoon sa John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto myself, ang sabi po ng ating pong Panginoong Heso Kristo. So you can read muna, Jo, and then you can pray para po sa ating closing prayer. Marami pong salamat. Amen. Sabi po na ating kapatid na si Sis April, sabi niya po, praise God sa magandang topic ng buhay ni Ruth and Boaz, a very good example of the grace of God. And sa tapat na paglilingkod ni Ruth sa kay Naomi, and how God uses Ruth, and she is the good example na tapat na naglilingkod sa Panginoon, ganun din si Boaz. Naomi is a very good example of how her life was a blessing to Ruth, na hindi siya is a blessing to Ruth, kaya hindi siya iniwan ni Ruth kahit aalis na siya. Praise the Lord. Love awakens love. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, Lord, tunay nga pong kami nagpapasalamat sa napakadami pong lesson po na muling natutunan at napalalahanan po muli sa araw na ito. Salamat Panginoon na una tigit sa lahat that kami po'y manghang-mangha na sa kabutihan ng pag-match nyo po ng mga tao. Nakikita nyo pareho ang kabutihan ng puso. Ngunit Panginoon, pag tiningnan namin ang aming mga puso ng mga kakulangan na meron kami, kung ano po yung we fall short, Lord, we fail, we fall. And yet, Lord, you're still there. Your mercies and grace continue to reach out to us. Panginoon, it's so easy to love the lovable, gaya po ni Boaz na madali pong nahulog ang loob kay Ruth dahil sa kanyang kagandahan ng puso. Ngunit Panginoon, ang mas nakakamangha sa lahat yung hindi kami karapat-dapat, and yet you loved us. Yung wala kaming kayang ibigay, wala kaming kayang ipantay sa inyong kabutihan, and yet you chose us. You know that ahead, dear Father, na walang-wala kaming kayang ipantay. Ngunit you still gladly and joyfully give up your all, Lord. Thank you so much for giving your Son, Jesus Christ, Panginoon, na kami po'y matubos at patuloy pong pagyakap niyan sa ngayon, Panginoon, na kami po ay lalago in that beautiful truth na we get to
choose you. We get to be faithful. We get to be kind only because you are kind. Salamat rin, Panginoon, sa mga aming kapatid na mga nagbigay ng bahagi na kanilang blessing at mga testimonies through comments, Panginoon. Lord God, it's easy to share, Lord, what we have. Ngunit po para sa aming mga kapatid na wala, Panginoon, na walang wala at may mga pinagdadaanan, Panginoon, that they cannot even give or sustain their own needs, Ama. Pero salamat, Lord, gaya po ng aking ka-roommate na si Ate April, Panginoon, na walang wala. And yet, Lord, she gladly serves and gives kung ano po yung kaya niya ibigay na oras at pagkakataon para sa kanyang pamilya, kanyang simbahan at mga nakakasalamuha, Panginoon. Maglilingkod despite of stage 4 cancer, Panginoon, na who never change the tone of her voice, never change her heart, na ganun pa rin pong nagre-rejoice sa paglingkod sa inyo. Ano pa mang stages ng buhay and even now stages po ng kanyang cancer, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kayo po, ang inyong presensya ay naging gamot na sa kanya. Ang inyong peace of mind na binigay nyo ay naging gamot na kay Sis April. Panginoon, salamat po sa witnessing na binibigay nyo through her sa mga pamilya na kanyang nabibless po sa kanyang testimony, Panginoon, na sumusunod, naglilingkod, na walang kapalit, Panginoon, at hindi nagtatanim ng sama ng loob dahil naka-anchor po ang kanyang pananampalataya sa inyo. Nawa ang bawat isa, Panginoon, na ganun na rin po na aming mga kapatid po na narito, na may mga silent prayer request, na may mga pangangailangan, whether it's material, financial, physical, healing, relationship, healing po sa bawat isa. Nawa, Panginoon, na makatagpo ng kasagutan sa inyo. We also lift up to you, Sister Zen, kanya pong nalalapit na operasyon, at ang patuloy po na healing po sa pang-araw-araw bago po siya makaipon para po sa kanyang surgery. Pagpalain ng kanyang puso, kayo ang maging lunas habang po nag-aantay sa kanya pong operasyon. Ganoon na rin po, pasalamat sa successful surgery naman po ng aming kapatid na Sis Lazel. Sa pagkakataon na ito, na while she's recovering, nagamit po ninyo ang oras niya na maging present po kasama namin today. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay nakapag-gather. Lord God, we lift up to you all the other prayer requests, Panginoon, na aming mga kapatid. Salamat. Alam namin, Panginoon, na hindi man lahat magkaroon ng kasagutan the way we wanted it. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na tinuturuan niyo po kaming patuloy na sumandal at maranasan ang inyo pong presensya pa lang at kapanatagan ng loob ay sagot na. Salamat, Ama, sa patuloy na pakikinig. And we ask, Lord, all this, Lord, together with all the silent prayer requests, healing for my Uncle Ezer, Ice Alam, and all the rest of our Pastor Richard's child, Lord, who's also recovering. Lord, tinataas po namin sila sa inyo. And all the silent requests, Lord God, inihiling po namin to, Lord, through your promise that a prayer of a righteous availeth much, dear Father. And I am humbled, dear Father, to know and that I am far from that. And so, Lord, we would like to ask once again that we can claim all this only in the righteous name of our Savior Jesus Christ. We pray and ask. Amen.